silang pinoprotest dito. So malalay ako, ayan yung mga paraligan. Dito sa ito, kung makikita nyo, nagtatransfer ng tao yung bangka na mas maliit dun sa mas malaking bangka, galing lang dito. So ibig sabihin mababaw yan, kaya hindi makalapit yung mas malaking bangka. Maganda yung ano nila eh, yung white sand nila, parang sabora, pino siya. Actually, magdadala ako niyan ng sample dito. So maglalagay ako dyan. Actually, itong barko na yan, yung bangka na yan, hindi ko alam kung saan papunta yan. Pero ang sabi sa akin ni William, yung isang paralegal dito, meron ditong biyahe papuntang diretso ng... Dito kami nakatambay kanina. Dyan. So ang napansin ko dito sa area, scarce siya. Scarce dito. Wala silang tubig inumin dito. Yung dun sa pinanggalingan namin sa Bali, yung mga bubong nila, merong parang mga alulod siya na once na umulan, dire-diretso yun sa mga drum, so dun sila mag-iipon ng tubig. So ang drinking water nila dito, ang gagaling dito. Sa wet drinking water. So lahat yung ininom ko for 3 days na. Monday ngayon, election day, patapos na yung election. Kasi 5 o'clock eh. And ibig sabihin, tatlong araw ko nang iniinom tong tubig nila dito. Napansin ko sa mga tao dito, tied up na sila dito sa pamumuhay dito. So, ang exception na lang dito, yung mga taong nagpupunta sa Manila. Meron naman akong mga natanong dito na nakapunta na sa Manila. Pero ilan lang sila. Yung halos lahat ng mga tao na nandun sa labas kanina, pati yung mga elders doon, yung mga matatanda na kasama ni... Parang dito na sila talaga tumanda. So hindi nila alam ang buhay sa Manila. Hindi nila alam kung paano pa mag-progress. Parang kanina nga nung naglabas ako ng libro, parang napatingin pa sila sa akin. Nagbabasa ako dito sa park na yan. Dyan. Hindi sa umiigil na yan. Dito sa may parang bato na yun yung bag ko. So kung makikita nyo yung structure ng mga bahay, ganyan. Parang sira-sira, hindi tapos. Yung dun sa eskwelahan kanina, kung saan naganap yung botohan, yung mga structure ng eskwelahan dun, parang mahihinang klase lang din siya ng mga kahoy, konting semento, pero kita nyo, hindi tapos yung mga bahay. Ayan, dami kambing. Maganda yung area nila. Kaya lang, walang gustong pumunta dito. Kasi, takot sila. Kung makikita nyo, itong parang bridge na yan, papunta sa yung sa may duck ng mga barko yan, CR yan. CR siya. So kung meron bang CR, diretso yan sa dagat. So di dapat ganyan kasi sayang yung ganda ng dagat nila. Pero mga bata, naliligo pa rin, tumatalong sila doon. Although doon ang diretso nun. Yung dumi nila, yung mga ihi nila, saan ang punta yan? Hindi sa dagat. Yung signal dito na malakas daw is TM. TM siya. Ayun, tapos dito fresh daw yung isda, fresh yung mga pagkain, gulay, pero yun, hanggang doon lang. So kanina nung nakatambay kami, nagjo-joke yung mga para mga ay mga watcher na mga taga dito. Nagjo-joke sila na ang pagkain namin is Jollibee, Chicken Joy, kasi nga dito wala eh, walang ganoon eh. Halos yung makaramihan ng mga binatilo dito, yung mga bata dito. Hindi nila alam yun. At saka napansin ko na pare-pareho yung structure ng mga ano nila dito, ng mga katawan ng mga tao dito. Payat sila, maitim, kasi napapaligiran sila ng ano eh, ng dagat eh. Ako nga, amoy ano na ako eh, amoy alat. Hindi lang dahil hindi pa ako naliligo, pero dahil nakailang travel na ako sa dagat ngayong araw na to, for 3 days simula Saturday. Yung hangin kasi niyan, ng hangin kasi sa dagat, may dalang ano siya, salt. So dito maitim sila, para silang sunog kahit hindi naman sila mahilig lumangoy. Maitim sila, tas payat sila kasi nga kulang sila ng resources dito eh.
Ang naiisip ko na lang, gusto ko na lang talagang makauwi. Kasi ang hirap talaga, pag hindi ka sanay dito. Pero mahirap talaga yung buhay dito, maski yung mga paralegal namin na mga taga Sambuanga, sinasabi nila, maski sila hindi sila maka-adjust dito, hindi nila kaya, mahirap, mahirap ang buhay. Ako personally, yung CR, walang tubig, so paano yun? Walang bidet. Wala ka talagang tubig. Ano yun? Kanina yung sabi ni Luga namin, halos dalawa, tatlong oras lang yung tulog ko, paputol-putol pa. Pagbaba mo, walang tubig yung CR, so lahat kami kanya-kanyang diskarte. Hilamos na lang ginawa ko, lagkit na lagkit na yung katawan ko. So itong buong araw to ng eleksyon, wala akong ligo. Hindi rin namin ako nakapagpalit ng brief simula kahapon. Nakakita sila ng libro, parang mahang-manghana sila sa libro. Kanina nung nilabas ko, so sabi ko, hindi na ako paglalabas ng libro. Halos dulo na to ng Mindanao, so gusto ko na rin makabalik sana sa Manila. Gabi na rito, so tapos na yung eleksyon. Ano oras ba? 6 p.m? 6:30 na. So ang sabi dito, walang kuryente, puro generator lang and solar. Yun ang lifestyle nila dito. Ito na pala kami. Ayan. Nagkatabi kami yung gaso. Pero at least may electric fan. Saka nakabukas yung bintana. So, okay. Good night. Ngayon mga kasama ko, tulog pa sila. Pero umaga na rin yung madaling araw na dito. Ayan. So kagabi bago matulog, nakaligo na ako. After more than 24 hours na walang ligo, mauna na ako. Hanggang tulog pa ito mga kasama ko, diba? Ulang, diskarte. Kapag-toothbrush na ako, nakapagbawas, nag-ilamos. Di na ako naligo. Kasi naligo na ako kagabi. And nakakaya naman kasi limited lang yung tubig namin. So ginamit ko na pang ilamos lang muna tsaka pang siya. So papunta ngayon tayo sa tabing dagat ngayong madaling araw. Mga nasa lubog tayo mga elders dito, pinati natin ng good morning. Pero syempre hindi ko sila tinapatan ng video cam. Dito yung pantalan, bali mamaya dyan kami. Sa kabilang island na yun na andun si Choi ngayon. Okay, so try ko ngayon mag tampisaw sa may dyaryo pa dito. Dito sa tubig ng yan, dagat ng Mindanao. Nag-uwi din pala ako ng lupa. Ayaw ko lang kung pwede sa airport yun. Pero binasa ko lang yung paa ko. Babalik na ako sa tubing dagat. Wala masyadong alon dito. Yun, pero sabi nila malakas daw ang alon dito pag habagat. Pero hindi masyadong binabagyo dito sa lugar na to. Right. Ayan, so habang sa kalagitnaan ng init, tumapat lang yung ulap na yan, biglang bumuhos ang ulap. Ayan, laksang ulap. Ang ulap na yan.